Shout out tayong mga idol sa lahat ng mga Solid Marsai supporter. Shout out kay Idol Marvin Maliveran, Ava Atinder, Amadio Flores, Sunny Anya TV, Jose Pacificador, Norlin Picatsi, Lady B73 MB, Gerald Anyobo, at kay Idol Los Paul, maraming salamat pa rin Idol at mag-iingat po kayo. Sa lahat ng ating mga member, kay Sweet Joy, kay Matt Meraboyno, maraming salamat sa pagmamahal at pagbigay ng suporta sa aking mga channel. Shoutout din sa lahat ng mga anting giro at mga albularyo, lalo na sa mga OFW sa buong mundo, sa mga blind community, sa mga security guard. Mabuhay po kayong mga idol. Ang magkapatid na Marco at Jonas, sobrang nahuhumaling ang mga ito sa pag-aaral ng mga orasyon, dasal at buhay na salita, pati na rin sa pagsasanay ng kanilang mga taglay na agimat. Itong si Marco, nagtataglay ito ng dalawang agimat, ang agimat ng tagulilong at agimat ng ngipin ng kalabaw. Habang itong si Jonas, may taglay din itong agimat ng Kristo. Dahil na din ito sa kanilang yumaong lolo, itong si Lolo Simeon, na kinikilalang isang malakas na antinggiro at albularyo sa kanilang lugar. Ang agimat ng ngipin ng kalabaw, nakuha ito ni Marco nang kalabanin ang hari ng mga engkanto doon sa bukirin ng Bandilaan. Kasama niya sa pagkakataon na yon, itong si Lolo Simeon noong nabubuhay pa. Kamuntikan pang matapos ang buhay ni Marco laban sa hari ng mga engkanto, hanggang sa matalo niya ito at mapasa kamay ang isa sa pinakamalakas na anting-anting, ang agimat ng tagulilong. Nakuha niya ito sa bukirin ng Pitos sa isang napakalaking puno ng balite. Isang buong gabi na nilalabanan ni Marco ang nagmamay-ari nito na isang engkantong alkantar. Nang mapasakamay na ni Marco ang dalawang agimat, wala na itong ibang ginawa sa kanyang buhay kundi palakasin pa ang kanyang mga taglay, hanggang sa mamatay nga itong si Lolo Simeon. Pero bago pa ito lumisan, may ibinigay pa ito kay Marco na isang maliit na buti. May nakatali sa uluhan ng buti na isang maliit na tila na kulay itim. Sa loob naman ng buti, may laman itong langis na nakahalo sa mga maliliit na piraso na mga ugat ng punong kahoy. Sabi ng kanyang Lolo Simeon, gagamitin niya ito sa mga pagkakataon na may magugustuhan siyang babae. Pero dapat siyang mag-iingat, dahil isang maling hakbang at paggamit, maaaring agaran na mawalan ito ng bisa. Maraming bawal sa ibinigay na ito ni Lolo Simeon. Bukod sa hindi ito pwedeng dalhin sa mga lugar tulad ng palikuran at magiging sa mga kulungan ng hayop, hindi din ito pwedeng mabasa ng tubig dagat. Bago matulog at paggising, kailangan na pakainin niya ito ng mga dasal, tulad din ng kanyang mga hawak na agimat. Sa buong buhay ni Marco, hindi pa niya nagamit ang lumay na ito. Nagiging abala kasi itong si Marco sa pag-aaral ng mga orasyon, hanggang natutunan pa niya ang paraan sa panlalason. Isang paraan na gamit ng mga taong nag-aaral sa kaalaman sa kaliwa. Habang ang nakakabatang kapatid na si Jonas, bukod sa mga kaalaman ito sa mga orasyon, tanging hawak nitong agimat, ang agimat ng Kristo at isang maliit na punyal ni Ezekiel. Matapos ang kanilang misyon sa bundok ng Kulubkawa, bumalik na ang mga ito sa patag. Mahigit sa isang buwan din na nawawala sa kanila ang magkapatid. Nasanay na din sa kanila ang kanilang ina na si Minda. Simula pa kasi nang maisama ang mga ito ng kanyang ama na si Lolo Simeon, alam niyang nahuhumaling na ang mga ito sa pag-aaral ng mga kaalaman sa kanan. Tanging payo niya sa mga anak na laging mag-iingat, gamitin sa kabutihan
ang mga kakayahan. At kahit na may mga taglay pa silang kakayahan, huwag kalimutan na ang Diyos ang pinaka makapangyarihan sa lahat. Nag-iisa na lang itong si Minda dahil ang ama nila ni Marco ay namatay ilang taon na nakaraan. Mga bata pa lamang ang kanyang mga anak. Iniwan na sila ng asawa. Pero hindi nila alam ang dahilan ng pagkamatay nito. Umas tamang tawagin na pagkawala. Dahil bigla na lang daw itong nawala doon sa kagubatan ng sinawahan nang sumama ito sa mga albularyo para tugisin ang mga namimisting aswang sa patag. Ayon sa kwento ng mga kasamaan, maaring napatay itong si Rico ng mga aswang. Kasama naman ni Minda ang bunsong anak nito at kapatid nila ni Marco, itong si Sara. Ang bahay nila ni Minda, nakatayo ito sa paanan ng bundok ng sinawahan. Kasama ang dalawa pang bahay na mga pinsan din ni Minda. Pagtatanim ng mga gulay at pag-alaga ng hayop ang kanilang ikinabubuhay. Sa unahan naman ng mga ito, makikita ang malawak na taniman ng mga palay at mga iba't ibang klase ng prutas. Sa dulo naman ng palayan, nandoon ang maraming kabayan. Pero doon sa gilid ng ilog na malapit lamang sa palayan, may nakatayong dalawang bahay ang nandoon. Pero sa loob ng ilang taon, hindi pa nila nakasalamuha ang mga taong nakatira sa dalawang bahay na ito. Sobrang mailap kasi sa mga tao. Minsan nga, kung makakasalubong nila ang mga ito sa gubat, agad na lilihis ng daan ang mga ito na parang nakakita ng multo. May mga balibalita na mga aswang at mangkukulam daw ang mga ito. Ilan na ang nagpapatunay na kampon ang mga ito ng demonyo. Dahil ilan sa mga nakulam sa bayan, mukha ng mga ito ang nakikita nila sa tuwing lalapit sila ng albularyo. Nitong nakaraang buwan nga, sila ang pinagbintangan sa namatay na albularyo. Hindi lang kinulam ang albularyo ng manghingalo na ito, pinuntahan daw ito sa bahay at kinuha pa ang puso at atay. Pero hindi naman ito namimisti sa kanila, kaya hindi na pinakikilaman nila ang mga ito. Lumipas pa ang mga araw nang imbitahan sila Marco at Jonas sa karawan ng isa sa kanilang kaibigan doon sa patag. Nang makausap nila ito, sinabi nitong si Raul na ang kanyang ina na barang at ang pinaghinalaan ay ang mga taong nakatira doon sa gilid ng ilog, itong si Manong Usting. Pero takot silang kausapin ito at pakiusapan na itigil na ang ginawang pagbarang nito sa kanilang ina. Ang nakitang dahilan nitong si Raul nang magkasagutan niya ang matanda doon sa taniman nito ng palay. Kinain kasi ng mga alaga ni Manong Usting ang mga bagong sibol na pananim nito. Sabi nitong si Raul, "Marco, Jonas, baka naman pwede niyo akong tulungan. Naaawa na ako sa kalagayan ng aking ina." Ang sagot naman ni Marco na mamayang hapon, kung magsiuwian na ang mga bisita nila, pupuntahan nila ang bahay ng mga magulang ni Raul. Kinahapunan, nang magsiuwian na ang mga bisita ni Raul, agaran na naglalakad ang mga ito sa gilid ng palayan papunta sa bahay nitong si Manang Ason. Ang bahay kasi ng mga magulang nitong si Raul nakatayo sa gitna ng kanilang palayan. Makalipas ang ilang minuto, narating na nila ang lugar at bahay ng mga magulang ni Raul. Ito lamang ang nag-iisang bahay sa gitna ng palayan. Napapalibutan ito ng mga tanim na sagingan at ilang punong kahoy. Agad na pinatuloy sila ni Tatay Rino, ang ama at asawa ni Manang Ason. Kasama ng mga ito
ang isang kapatid ni Raul, itong si Sides. Pagkapasok ng magkapatid na Marco at Jonas, bumungad sa kanila ang nakahigang si Manang Ason. Kaya pa nitong makapagsalita, ngunit kapansin-pansin agad ang sobrang panghihina ng katawan nito. Nilapitan agad ito ni Marco at hinawakan ang pulso habang nag-usal ng ilang dasal. Ilang sandali pa, sabi nito kay Raul. Tama nga ang hinala ninyo, Raul. Kinulam nga si Manang Ason. Ano ang gagawin natin, Marco, Jonas? Wala namang ibang gagawa niyan, kundi ang mga taong nakatira doon sa gilid ng ilog, si Manong Usting. Ang sabi nitong si Raul, saway naman nitong si Tatay Rino sa kanila. Raul, dahan-dahan ka sa pagbanggit sa mga taong yun. Diba sabi ni Tatang Luis, may itinanim ang mga yon dito sa ating lugar para manmanan ang ating mga kilos at kaya ng mga ito na marinig ang ating pinag-usapan. Kaya natahimik itong si Raul. Sabi naman itong si Marco, gagawa tayo ng paraan, Raul. Kakalabanin natin ang kanilang ginawa. Jonas, hanapin mo ang halaman na itinanim nila sa paligid. Gawan mo ng paraan para mawasak ito. Agad naman na tumalima itong si Jonas. Lumabas agad ito ng bahay. Habang itong si Marco, inutusan agad nito si Raul na mag-init ng tubig. Walang dalang gamit ang magkapatid, kaya kailangan pa nilang umuwi sa kanila para kunin ang kanilang mga karga. May gagawin lamang itong si Marco para pansamantalang mapaalis sa katawan ni Manang Ason ang barang. Pero ilang minuto lamang iyon. Kailangan niyang mapainom ito ng katas ng dahon ng mimusa. Kailangan pa nilang maghanap ng halaman na iyon dito sa gubat. May kinuhang tila na kulay pula itong si Marco at itinalit niya ito sa kaliwang braso ng matanda. Pinakain ng mga dasal at pagkatapos, nagpaalam na ito kay Raul na uwi na lang muna saglit sa kanila. Babalik lang naman agad itong si Raul. Mangunguha lamang ito ng halaman ng mimosa sa tanim nila sa paligid ng bahay kaysa doon pa kumuha ito doon sa gubat. Ilang sandali pa ang nakalipas. Pagkalabas nitong si Marco, lumapit ito kay Jonas na may sinipat-sipat doon sa may sagingan. Nang makalapit na itong si Marco, ang sabi nito agad sa kapatid, Jonas, ikaw na muna ang bahala dito at kay Manang Ason. Kukuha muna ako saglit ng halaman ng mimosa. Matapos mong mawasak ang halaman ng tiyablo na itinanim ng barangan sa paligid, bantayan mo sila sa loob. Anumang oras, maaaring malalaman na ng mga kampun ng kadiliman ang ating ginawang pagtulong sa ina ni Raul. Mahirap na. Baka makakita pa ang mga ito ng pagkakataon para tuluyang mapatay agad si Manang Ason. Sige, Kuya Marco, ako na ang bahala. Ilang sandali pa, nagpatuloy na sa paglalakad itong si Marco. Doon na ito dumaan sa kakahuyan para mas mapadali ang kanyang pag-uwi. Ngunit nang nasa kaloob-looban na ito ng gubat, parang may naramdaman itong si Marco na kakaiba. Ramdam niya na may sumusunod sa kanya na pwersa. Pinakiramdaman lamang ito ng binata hanggang sa sapitin na ang labasan ng kakahuyan. Patawid na siya ng ilog at sa unahan nito ay ang bahay na nila. Dito niya nakita ang dalawang katao na nasa kabilang bahagi ng ilog. Dalawang matanda
ang isa sa mga ito ay kilala ni Marco. Itong si Manong Usting, ang isa sa mga napabalitang mambabarang at ang bumarang sa ina nitong si Raul. At maaaring ang kasama nitong matandang babae ay ang asawa nito. Masama ang kutob ni Marco. Kakaiba ang tingin ng dalawang matanda sa kanya. Nagkarga agad ng mataas na uri ng orasyon itong si Marco habang patawid na ito ng ilog. Pero hindi pa niya natapos ang ginawang orasyon. Biglang nakaramdam siya ng pamamanhid sa buong katawan. At hindi niya kayang maibuka pa ang kanyang bibig. Mabilis na nagsambit ng tatlong banyagang salita itong si Marco. Mga orasyon na pangwasak. At makalipas lamang ang 3 minuto, bumalik ang kanyang normal na pakiramdam. Alam niyang ang dalawang matanda ang may kagagawa nito. Pero nang muling humakbang itong si Marco, may nakita itong mga maliliit na insekto ang sumagirit sa kanyang harapan. Napakabilis nito na napapikit na itong si Marco. At nang ibuka niyang muli ang kanyang mga mata, bumungad sa kanyang harapan ang isang matanda, itong si Manong Usting. Sa sobrang gulat nitong si Marco, muntik pa itong mapatalon patras. Grabe naman ang bilis ng matanda na hindi na niya napansin ang paglapit nito. Pero nakapagtataka dahil kahit na gaano pa kabilis ang matanda, imposibleng mapunta agad ito sa kanyang harapan ng ganun kabilis. Umatras agad itong si Marco habang nakahanda na. Mabilis na ikinarga ang hawak na agimat ng ngipin ng kalabaw at pinakain agad ito ng dasal. Sabi nitong si Manong Usting, "Huwag binata." Hindi pa ito ang oras para magtutuos tayo. Payo ko sa'yo, binata. Itigil mo na ang pangingialam mo sa amin. Huwag mo nang subukan na tulungan pa si Ason at gamutin kung ayaw mong madamay. Walang imik at nakatitig lamang itong si Marco sa matanda. Kailangan niyang maging handa. Ramdam niya kasi ang sobrang lakas ng kanyang karap. Ilang sandali pa, tumalikod na ang matanda at naglalakad na ito pabalik doon sa kabilang bahagi ng ilog. Habang naghihintay doon ang isa pang matandang babae na titig ng titig pa rin sa kanya. Ilang sandali pa ang lumipas, biglang naglaho na lamang ang dalawang matanda sa kanyang paningin. Ilang sandaling napatulala itong si Marco. Sa tingin niya, mukhang magagamit niya ngayon ang kanyang mga kaalaman, ang kanyang mga malalakas na karga. Pagkatapos, muling naglalakad itong si Marco patawid ng ilog. At nang makarating ito sa kabilang bahagi, mabilis na itong naglalakad papauwi na sa kanilang bahay. Makalipas pa ang ilang minuto, naabutan pa niya ang kanyang ina at kapatid na babae doon sa loob. At matapos na makapag-usap ng ilang sandali ang mga ito, pumasok na sa loob ng kwarto itong si Marco at kinuha ang mga kagamitan nito. Pinagsabihan na din ito ang ina at kapatid na kailangan nilang mag-ingat. Kapag lalabas ang mga ito ng bahay, kailangan na daladala ang panguntra ng mga ito sa kampo ng kadiliman. Isang kwintas na may palawit na bala na may lamang dinikdik ng iba't ibang uri ng ugat ng puno ng kahoy. Pagkatapos, lumabas sa bahay itong si Marco at kumuha ng ilang dahon at tangkay ng kanilang tanim
na halamang mimosa. Ilang minuto pa ang lumipas, muling umalis na ito at pabalik na sa bahay ng mga magulang nitong si Raul. Pero doon na ito dumaan sa gilid ng palayan. Hindi na ito muling dumaan sa kanyang dinadaanan kanina doon sa mga kakahuyan. Baka muling magpapakita pa sa kanya ang dalawang matanda. Kailangan muna niyang pagalingin ang ina ni Raul bago niya harapin ang mga ito. Makalipas ang kalahating oras na paglalakad, narating na nito ang bahay ng mga magulang nitong si Raul. Nasa loob na ang lahat, pati itong si Jonas. Sinalubong kaagad itong si Marco ng kanyang kapatid. Kuya Marco, nabunot at nawasak ko na ang tatlong halaman ng jablo na itinanim ng mga barangan. Pero kanina, may nasipat akong kakaibang mga ibon ang umaligid. Maaring alam na ng mga barangan ang ating ginawang pagtulong kay Manang Ason. Tama ka, Jonas. Alam na nila ang ating ginawa. Dahil nang papauwi ako kanina, hinarang ako ng dalawang matanda at kilala ko ang isa sa mga ito, si Manong Usting. Kaya sigurado akong sila ang nagbarang kay Manang Ason. Binantaan pa ako ng matanda. Ngayon, kailangan na gamutin ko agad si Manang Ason. At pagkatapos, harapin natin ang pamilya ng mga barangan, Jonas. Bantayan mo muna ang buong paligid. May gagawin lamang ako kay Manang Ason. Magpausok ka muna ng insinso dito sa loob at pati na sa labas. Bilisan mo, Jonas, ang utos nitong si Marco. Pagkatapos, inutusan din ito itong si Raul na mag-init ng tubig at isara nila ang lahat ng mga bintana. Magsindi ng kandila doon sa altar at manatili ang mga ito sa kabilang kwarto. Huwag lalabas hanggang hindi ito sinasabi ni Marco. Makalipas pa ang ilang sandali, kinuha agad nitong si Marco ang lahat ng mga dalang gamit at inihanda. Lumipas pa ang 5 minuto, napatigil ang mga ito nang biglang umaalulong ang mga aso nila ni Manong Rino. Kakaiba ang ingay ng mga alulong ng mga ito, na parang may nakikitang kakaibang nilalang ang mga asong ito sa labas. At nakita na din ito ni Jonas. Kitang-kita niya ang dalawang nilalang na mabilis na tumatakbo paikot sa bahay nila ni Manang Ason. Nakahubad ang mga ito at may mga nakapahid na mga langis sa buong katawan. Alam na ni Jonas kung anong klaseng mga nilalang ang mga ito. Pinabayaan na muna nila ang mga nilalang sa labas hanggat hindi makakapasok ang mga ito ng bahay. Walang magagawa ang mga ito at hindi mapipigilan ang ginagawa ni Marco. Naglagay na din ng mga orasyon na pambakod itong si Jonas sa paligid ng bahay nila ni Manang Ason. Sa loob ng kwarto naman, patuloy sa mga ginagawa itong si Marco. Nakita niyang parang namimilipit na sa sakit itong si Manang Ason. Maaaring naramdaman na nito ang paggalaw ng barang sa loob ng kanyang katawan at palabas na din ito. Bulong ni Marco sa matanda. Kakayanin mo, Manang Ason. Kakaunti na lang. At ipinagpatuloy na ni Marco ang mga ritual hanggang sa may nakita siyang nagsilabasan na mga maliliit na anino galing sa katawan ng matandang babae. Dinakma agad ito ni Marco isa-isa. Ngunit agad na naglaho ang mga ito. Kaya sa isip niya, alam na ng mga barangan ang kanyang ginagawa. Kaya gumawa din ang mga ito
ng mga matataas na uri ng orasyon para tapusin ang mga alaga nito sa katawan ni Manang Ason. Sa paraan na ito, hindi na magagawa pa ni Marco na maibalik ang barang sa mga barangan. Lumipas ang mga minuto. Matapos ang mga ginawa ni Marco, sinilyuhan niya agad ang buong kwarto ni Manang Ason ng mga malalakas na orasyon. Pagkatapos, nagmamadali na itong lumabas ng kwarto. Hindi na niya maibalik pa ang barang. Pero nasa paligid pa ng bahay nila ni Manang Ason ang mga barangan. Tatapusin na niya ang mga ito. Lumapit agad itong si Marco kay Jonas. Jonas, lumabas na tayo. Tatapusin na natin ang mga kampo ng kadiliman na nasa labas. Magaling na si Manang Ason at hindi na nila masasaling pa ang matanda. Pinalabas na din nila si Naraol at Manong Rino doon sa kabilang kwarto para bantayan si Manang Ason sa kwarto nito. At pagkatapos, lumabas na ng bahay sina Jonas at Marco. Pagkalabas ng dalawa, tumigil muna ang mga ito sa tapat ng pintuan. Nakikiramdam, inilabas na ang mga hawak na agimat. Sabi nitong si Marco, "Jonas, tatlo ang nasa paligid na mga nilalang. Bukod sa dalawang matanda na nasa paligid, may isa pa ang nakatago sa sagingan. Maaaring anak nila ito dahil mahina lamang ang kanyang pwersa kumpara sa dalawang matanda. Ngayon, unahin natin ang dalawang matanda. Mag-iingat ka, Jonas. Malalakas ang mga yan." "Oh, Kuya Marco, ako na ang bahala. Patumbahin natin agad sa maikling panahon ang mga yan." Ang pag-uusap ng magkapatid. Matapos na maikarga ng dalawang magkapatid ang kanilang mga taglay na agimat at mapakain ang mga ito ng mga dasal, biglang kumilos sina Marco at Jonas. Napakabilis na tumakbo ang mga ito papunta sa likuran ng bahay nila ni Manang Ason. Dahil nandoon ang dalawang matandang aswang, bago maabot naman ito ng dalawang magkapatid, agad nilang naramdaman ang panghihina ng kanilang mga tuhod na muntik nang ikinabagsak ng dalawa. Kaya agad na nag-uusal ang mga ito ng orasyon na pangwasak. Alam nilang may mga malakas na pambakod ang mga kalabang barangan at aswang. Nang bumalik na ang normal na pakiramdam nila ni Jonas at Marco, mabilis nang pumihit itong si Marco at inabot ang kamay nung isang aswang na akmang tatalon sana papunta sa itaas ng punong kahoy. Gulat na gulat ang mga ito at hindi inasahan na mawasak agad ng dalawang anting giro ang kanilang ginawang mga orasyon na pangbakod. Hinila agad ito ni Marco habang nag-uusal ng mga orasyon. Sinapak niya agad ang isa sa panga. Ngunit nakailag ang matandang lalaking aswang. Ngunit paninang lamang ang mga iyon ni Marco, bigla itong umikot at niyakap ang aswang galing sa likuran at ibinagsak ito sa lupa. May kinuhang isang tila na kulay pula na may mga nakasulat na mga salitang Latin itong si Marco, at pilit na inabot at itinapal ito sa noo ng aswang. Nagkasubukan ang dalawa, lakas sa mga orasyon at mga taglay. Ang matandang babaeng aswang naman, nang makita nito na alanganin na ang sitwasyon ng kanyang asawa, mabilis itong pumihit para tulungan ang aswang. Hindi na rin napigilan ito ang pagngasab at pag-angil nang makita ang asawa na unti-unting
natatalo na. Pati ang anak nila na nagkukubli doon sa may sagingan. Lumabas na din ito at papasugod na din sa dalawang magkapatid. Lumingon itong si Marco kay Jonas na sa pagkakataon na yon, tuluyang nakukubawa na itong si Manong Usting. Kakaunti na lang, maitapal na nito ang hawak na tila sa noonang barangan at aswang. Maagap naman itong si Jonas na humarang sa papasugod na mga aswang. Binigwas agad ang isa at tinamaan ito sa dibdib. Kaya tumilapon ang matandang babaeng aswang sa puno ng kahoy. Habang ang anak naman ng mga ito, nagawa nitong si Jonas na mahawakan ito sa paa. Hinila ito at isinandal nitong si Jonas doon sa punong kahoy at pinagsasapak na sa buong katawan. Nang bitiwan ito ni Jonas para itong nauupos na puno ng saging. Sa kabila naman, tuluyang naitapal na din ni Marco ang hawak na tila na kulay pula sa noon itong si Manong Usting habang patuloy sa pag-uusal ng mga orasyon. Lumalaban naman sa kanya ng mga pagkalmot at pati na sa pag-uusal ng orasyon ang matanda. Tinamaan itong si Marco ng ilang kalmot. Ngunit makalipas lamang ang isang minuto, naramdaman ni Marco na nanghihina na ang barangan at aswang. Sumigaw na ito sa sobrang sakit na naramdaman na parang hinuhugot ang kaluluwa nito galing sa kanyang katawan. Nagawa pa nitong sigawan ang asawa at ang anak. "Feeling, umalis na kayo. Tumakas na kayo. Dalhin mo ang ating anak." At sa nalalabing lakas nitong si Manong Usting, ginamit nito ang malalakas na orasyon para makatakas ang kanyang asawa at anak. Ngunit dahil nang hihina na ang matandang barangan at aswang, hindi na ito umipikto sa magkapatid na anting giro. Umatake na din ang asawa nitong si Manong Usting kay Jonas, kaya nagawang makahulagpos at makatakas ang anak ng dalawang barangan at aswang. Pagkatapos, nagmamadaling tumakas na ang dalawa. Tumutulo ang luha ng mga ito habang papalayo. Hindi na nila nagawang tulungan itong si Manong Usting. Nagsakripisyo ito at ibinigay ang buhay para sa kanilang kaligtasan. Habang sina Marco at Jonas, tinuluyan na nila itong si Manong Usting. Makalipas ang ilang sandali, tumayo na itong si Marco at nakatitig pa rin sa wala ng buhay na katawan ng aswang. "Pabayaan na natin ang dalawang yun, Jonas. Namarkahan ko na ang matandang babaeng barangan at aswang at naitara ko na ang ritual na pangkitil. Hindi na magtatagal ang buhay ng isang yon." At pagkatapos, sinunog nila ang katawan ni Manong Usting at pumasok na sila sa loob ng bahay. Kinabukasan, tuwang-tuwa itong si Raul, Sidis at Manong Rino dahil magaling na itong si Manang Ason. Nagpapasalamat ang mga ito sa magkapatid na Jonas at Marco. Sa kabilang banda naman, papalayo na sa lugar ang mga anak nila ni Manong Usting at Manang Feeling. Kagabi, pagkarating nila sa bahay, biglang nangingisay ang matandang babaeng barangan. Nang papauwi na ang magkapatid, sabi nitong si Marco, "Mukhang matatahimik na ang lugar natin, Jonas. Patawarin tayo ng Panginoon sa pagkitil natin sa mga buhay ng mag-asawang aswang at barangan. Pero kailangan na gawin natin ito."